Magkape muna ho kayo. Ay, thank you po, ma'am. Salamat po. Kape ho. Salamat po. May alam po ba kayong dahilan ni Sarah kung bakit nagawa niyang tumakas? Malaki po ang maitutulong sa amin ito kung magbabahagi kayo ng impormasyon kung ano po ang gusto niyang gawin, puntahan. Wala naman po kami alam na maaari niyang puntahan maliban dito sa bahay namin, sa bahay niya at sa club. Pero may isa po akong alam na pwede niyang gawin. Nalaman po niya mag-ibang bansa kami. Sigurado akong gusto niyang puntahan si Beta. Paano kung kukunin niya sa akin yung anak ko? Para? Ma, kailangan nilang malaman to. Yun lang ko yung tingin kong dahilan para po tumakas siya. Oo, tama po yun. Pwede maging rason ni Sarah yung anak namin. Pancho, kailangan natin siyang puntahan. Nabalitaan ko ang ginawa ni Sarah. Buong araw na ako naghahanap sa kanya. Lahat na ng lugar na maaari niyang puntahan, pinuntahan ko na pero hindi ko siya makita. Anong gusto mong gawin ko? Tulungan niyo ako. Parang awa niyo na. Hindi ko obligasyon ang anak mo. At hindi ko responsibilidad na hanapin siya. Si Sarah ang nagpalala sa sitwasyon. Wala akong ibang kakampi yung anak ko, kundi ako lang. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Hindi ko naman siya pwedeng pabayaan. Alam ko, naiintindihan mo ako bilang ina. Hindi perfecto mga anak natin, pero mga anak pa rin natin sila. Naisip ko kasi, kung may mangyaring masama kay Sarah, habang buhay na natin, hindi malalaman ang katotohanan. Hindi natin malalaman kung sino yung tunay na kami na nagumawa nito sa mga anak natin. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo, Barbara. Pero tulungan mo naman ho ako. Ano? Wala daw doon si Alex. Hindi, imposible. Nagtatago lang yung babae yun. Kailangan ko siyang mahanap. Pero Sarah, dapat malis muna tayo dito. Baka mamaya may makahalata. Manghinala sa atin, sumbong pa tayo sa polis. Balik muna tayo sa hideout niya, mas maganda yun. Hindi. May isa pa akong gustong puntahan. Anong ginagawa mo sa bahay? Wala, nagbabasa lang ako. Oo nga din, nagbabasa lang ako minsan. Becca! Hey, dito ka lang? Opo. Sige, basta kapag nag-ring yung bell, pumasok ka na, ha? At anak, antayin mo ko sa same area after dismissal. Kasi from now on, ako na mag-edit sa'yo sa bahay. Okay? Sige po. Sir? Sir, nahanap na po kayo sa meeting. Sige. Sige. Anak, pasok na ako, ha? Sandali! Anak, andito lang si Mama. Hindi ako mawawala. Maghintay ka lang konting pieces na mabalikan kita.
Babalik tayo sa dati pinapangako ko yun sa'yo. Tutunayan ni Mama na wala akong kasalanan. Anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita sobra. Pasensya na, ayos ka lang ba? Opo. Hindi ko sinasadya. Okay lang po. Hindi po. Ikaw lang mag-isa? Opo. Sige, pasensya ka na ha. Okay lang po. Thank you po. Ingat po kayo. Kara, okay ka lang ba? Ako yung eye bugs mo, nagiging maleta na. Ta-travel ka ba? Kasi ako masyado nakatulog kagabi. Pinantayan ko si Becca. Dahil ba yun kay Sara? Natatakot kasi ako eh. Kung kaya niyang tumakas, alam mo kaya niyang gawin. Nagawa niya na nakuha sa amin si Becca noon. So anong plano niyo? Ngayon nakikipagtulungan kami sa pulis. Lahat ng mga maaaring niyong puntahan, binabantayan nila. Grabe, ang hirap talaga ng sitwasyon niyo. Pero sa tingin mo ba, darating ang panahon na mapapatawad mo siya? Siyempre naman, pamilya kami. Pero kailangan niya akong tulungan para gawin yun, para mapatawad ko siya. Eh, paano kung magpakita siya sa'yo? Kailangan niya pagbayaran yung sintensya sa kanya dahil yun yung tama. At yun yung nararapat. Yun lang siguro yung tamang paraan para mahanap ko sa puso ko na mapatawad talaga siya. Hello. Hello, madam. Ano pong maipaglilingkod namin? May nag-recommend sa akin sa inyo para sa birthday ng anak ko. Yes, you have come to the right place po. Kukunin ko lang po yung list ng packages namin. Ma'am, sir, upo muna po kayo. Excuse me. Have we met before? Ma'am, I'm sorry, pero I don't think so. You look familiar kasi. Are you sure? Ikaw yung nasa news. Yung takas. Ma'am, I'm sorry, pero hindi ko ako yan. It's my twin sister. I'm sorry, nagbago na ang isip ko. I have to go. Tara na, let's go na. Becca? Anong ginagawa mo dyan? Si Mama po, parang nakita ko po siya. Saan? Doon po sa may gate kasi po wala na po siya. Lika, pasok tayo. Oh, anong nangyari? Nasaan yung customer? Umalis na, napagkamalan akong si Sari. Weird naman nun. Sorry po, wrong number. Hana! Tita Alex! Tita, buti bumisita na kay agad. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Pupuntahan kita dito at bibisitahin ng madalas. Kaya, eto ako ngayon. Kamusta na nga pala kayo dito sa bahay? Napanood ko sa TV, nakatakas daw si Sara? Oo nga po. Sana kunin niya na sa beka at umalis na sila. At huwag na silang babalik kahit kailan. Ano na ba daw balita? Nasaan na si Sara ngayon? Wala pa po. Lagi na nga pumupunta si Lola dun sa mga pulis eh. Laging tinatanong kung nakita na siya. Ganito. Hana, ganito ang gusto kong gawin mo, ha? Kapag nalaman na nila kung nasaan si Sara, sabihin mo sa akin kaagad. Balitaan mo ko. At gusto ko malaman lahat, ha? Lahat ng detalye. Kung nasaan siya, ano ginagawa niya. Sabihin mo sa akin lahat. Pero, sikreto lang natin. Naintindihan mo? Opo, tita.
Yan ang gusto ko sa'yo. Good girl ka talaga palagi. Ay, siya nga pala. Meron akong dala para sa'yo. Oh. Wow, tita, thank you! Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo eh. Di ba paborito mo yan? Grabe. Inis sa labas? Talaga. Andy, ano ba? Ano? Oh, tissue, oh. Oh, yan, tissue nga. May balandra yung butete mong tiyan. Pawis mo. May babalandra yan. Nasa trabaho tayo. Eh, bakit ka affected? Excuse me, hindi ako affected, no? Affected ka dyan. Uy, talaga? Hindi talaga. Hindi talaga? Oo. Oh, oh. Oh, sige, isa pa, ha? Hindi isa na. Pa. Okay. Isa mo, isa pa, ha? Hindi na. Oh. Okay na. Okay na. Nakita ko na. Ano ba? Nasa trabaho tayo. Sus! Orte-orte. Hindi pa na gusto. Wala pong kikilos. Ben, trust the area. Sir, bakit po? Bakit po? May nag-tip sa amin na nandito daw si Sarah Suarez. Ano si Sarah? Si Sarah? Nasaan? May nag-tip sa amin. Nandito daw yung nakita niyang wanted sa TV na tumakas sa kulungan. Sir, nagkakamali ho kayo. Kasi kung nandito man ho si Sarah, kami ho yung unang tatawag sa inyo. Yung tatawag? Baka yung customer kanina. Sino customer? Tama. Napagkamalan kang ikaw si Sarah. Ay, sir, pasensya na ko kayo. Gambal ko kasi anak ko eh. Sir, clear po ang area. Kara, nakakaloka talaga yung kakambal mo. Hindi lang pamilya niya ang ginugulo niyo, pati itong negosyo natin na peperwisyo na. Pasensya na ho. Gusto lang namin makasiguro. Sige po. Ito na daw yung bayad ni Silvestre. Balansa na daw yun ang utang niya. Salamat. Ano? Alam mo na ba kung nasa si Sarah? Hindi pa rin eh. Pero inutusan ko na si Hannah. Sabi ko sa kanya na balitaan tayo at ipaalam sa atin ang lahat na nangyayari. Mukhang wala rin alam yung pamilya niya. Dahil pati sila naghahanap sa kanya ngayon. Posible yan. Hindi ako naniniwala dyan. Sigurado ako may tumutulong sa kanya. Isa sa kanila. Malamang yung nanay niya. Hindi. Kilala ko yung Sarah na yan. Hindi niya idadawit yung pamilya niya sa trouble niya. Lalong-lalo na yung nanay niya. Kahit paano nag-iisip yung babaeng yun eh. Kaya malamang, huli pa yung pamilya niyang pupuntahan niya. Paano natin mahanap si Sarah? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Kinakabahan nga ako eh. Sa tuwing iniisip ko na nandyan lang sa paligid si Sarah, hindi ko na alam kung paano ako gagalaw. Kung magalala, malalaman din natin kung nasan si Sarah. At kapag nangyari yan, uunahan natin siya. Wala siyang magagawa sa atin. Kailangan na maging handa tayo sa pagdating niya. Oh, kumusta lakad niyo? Wala eh. Nahihirapan akong gumala. Paano? Masyado nagmamasid sa atin yung mga pulis. Eh kayo, kamusta kayo? Ay! Itong si Lola ka rin. Ako may naalala daw kanina. Ang sabi niya, ang bahay daw niya ay sa Sorsogon. Sorsogon? Malayo yun, ha? Saan dun? La, naalala ka na? Sorsogon? Hi, Lola Karing! Minsan nila kasi rin ho ng tama niyo eh, no? Tama. Tama. Ayan na. Eh kayo, kamusta? Bakit kayo bumalik? Ako, yung boyfriend ko wala na dun sa tinitirhan niya. Hindi ko naman kasi alam kung saan siya haginapin eh. Magtatanong na lang ako dun sa pamilya niya kung
saan siya nakatera. O, oh, ikaw? Nawala ako eh. Ano? Nag-iisa ka talaga, Kengkay. Teka muna, ilang taong ka na ba? Matagla ngayon, di ka marunong umuwi mag-isa. Alam ko naman mo kung saan ako nakatira. Number 15, Kapupot Street. Hindi ko nga lang alam kung paano mo eh. Ay, sure. Kengkay, huwag kang mag-alala. Pwede naman kita ihatid eh, samahan na kita. Oo. Oh. Talaga? Wow! Ang bait naman ni Pancho! Sunog mo sa... Uy, Sara! Sara, sagutin mo na to. Jackpot ka na dito. Ay, Sara daw oh. Minsan may point din to eh. Ha? Ah. Ano na? Ang paan mo? Okay, hatid kita. Iba din eh. Ang kwento, si Mami yung nangyari sa'yo sa shop kanina. You okay? Fine, fine. Alam mo, inisip ko na kung gano'ng kalaking guli yung ginawa ni Sara sa pagtakas niya. Tama rin si Camille Rose eh. Pati yung kabuhayan natin naapektuhan na. And I can't do anything about it kasi nga kamukha ko siya. Eh, pero alam niya na nakambal kayo. Pero that's not enough, Seb. Alam mo yung pakiramdam ko, kahit na si Sara yung may kasalanan, siya yung masama dito, bakit patuloy tayo yung nagsasuffer? Alam mo yung pakiramdam ko na sa lahat ng mga maling desisyon niya sa buhay, tayo yung patuloy na nagdurusa. Well, she can't hide forever. Naniniwala ko na mahuli din siya. Ay, nakakaloka! Kaya mabuti pala wala ako doon. Kasi kung nagkataon, lalo silang mali dito kung sino ba sa amin ang kamukha ni Sara. Ito yun naman. Doon naman pinapatawa lang kita, ha? Natatakot ako. Dahil nakikita ko kung paano naapektuhan si Kara. Natatakot ako na baka mamuho ang galit sa kanya at ito na maging meet siya para talagang maputol na ang relasyon nila magkapatid. Kara, I don't want you to panic. Pero sabi ni Becca sa akin na nakita na si Sara sa school kanina. Ano? After that, hindi ko inilis yung tingin ko sa kanya. Pero nag-aalala ako. Eh, may dahilan kung bakit siya tumakas. Eh, baka may binabalak siya. I mean, she wouldn't just escape na wala siyang pinaplano. Eh, kasi naman, Mari, yung anak mo si Kara, papunta na sa Santa ang pagtitimpi. Yan naman buwang Sara na yan, eh, hindi ko naiintindihan. Ginagawa naman natin lahat ng paraan para mapatunayan na wala siyang sala sa pagkawala ni Isabella noon. Nahihirapan siya sa loob kasi wala siyang magawa. Intindihin mo yun, Itoy. Whatever her plan is, isa lang sinisigurado ko. Hindi siya magtatagumpay na gawin yun. I will fight for our family. At sisigurado yung hindi niya masisira lahat ng meron tayo. Paano nang balak mo? Gusto ko siyang mahanap. Gusto kong masiguro na ligtas siya. Umaasa ako na gagawin pa rin ni Sara ang tama. Kahit kailangan ko siyang makausap, Itoy. Kailangan ko ipaunawa sa kanya na hindi ito ang paraan. At kailangan talaga niyang sumuko. Thank you, samba dito. Malayo pa ba? Ito na yung Kapupot Street. Pero doon pa sa looban yung bahay namin. Layo ah. Sige, sandali lang. Check ko muna. Baka mamay may mga kilala pa sa'yo eh. Sige, mag-ingat ka. Opo! Hindi kayo taga rito, no? Sir, hindi ho. Bibisitahin lang sana namin yung kaibigan namin. Ganun ba? Opo. Gusto niyo samahan ko kayo? Maraming loko dito. Nako, hindi na ho. Okay lang ho kami. O, sige. Maraming salamat, sir. Ay, kayo! Magsiuwi na! Sandal lang po, panong? Hindi, magsiuwi na kayo. Oras na! Manong naman, ho. Tara. Sandali lang. Sara, Kengkay, tara. Tara, bilis.
Napag-desisyonan po namin ni Seb na wag ho sana nating alisin sa mga mata natin si Becca. Wala ho sanang oras na mangyayari yun. Ay, nagsabi din ako sa gate na wag basta-basta magpapasok. Kailangan nilang maging alerto kay Sara. Seb, ano ba sa palagay ninyo ang gagawin ni Sara? Hindi ba parang sobrang kaparanin niya naman na yata ito? Na, minsan ho kami nawala na anak. Hindi ho namin nahayaan na magawa ulit ni Sara yun sa amin. Inosente ang kapatid mo. Kung bubuksan mo lamang yung isipan mo, makikita mo na hindi niya kayang gawin yung binibintang ninyo. Pasensya na ho, Mama, pero ayaw ho namin magbaka sakali. Minsan na ho namin pinagkatiwalaan si Sara. Isa pa ho, pamilya ho namin nakasalalay dito. Ito pa yun namin. Nay? Ikaw na ba? Bakit ka tumakas? Bakit? Nay, gusto ko lang ako kayong makita eh. Dahil basta hindi kita dinadalo. Bakit bang hindi mo ilagay sa pahamak ang sarili mo? Nay, buko hindi ko na kayo mabutan. Batang to. Ang lakas ko pa oh. Sir, may gusto kong kumausap sa inyo. Ah, sige. Thank you. SPO1 Leandro Arellano. Ako na atas ang humawak sa kaso ni Sara Suarez. Sit down. Salamat. What can I do for you? Gusto sana kitang tanungin kung may alam ka sa maaaring pinagtataguan ni Sara. Wala po akong alam. Na doon ka sa correctional nung mangyari yung pagtakas. Bumibisita ka kay Sara. Yes. Binisita ko si Sara. Pero hindi ko alam yung plano niya. Nagulat nga rin ako tumakas eh. Nakapagtataka lang na hindi niya sinabi sa'yo yung plano niya. Malapit naman kayo sa isa't isa, di ba? Ikaw pa nga yung nagbigay ng abogado sa kanya. At nagkaanak pa kayo. I always do my homework, Mr. Ligaya. Kaya kung may nililihim ka, sabihin mo na sa akin ngayon. Kasi malalaman at malalaman ko rin yan. Alam mo naman siguro na ang tumulong sa isang takas na preso ay illegal. Hindi ko alam kung nasan si Sara. Di ba ang dapat na mas inaasikaso nyo ay alamin nyo kung sino ang totoong kumidnap sa anak ni Nakara? Dahil sigurado ako, inosente si Sara. Pero sa ginagawa niya, mas lalo lang niyang idinidin ang sarili niya. Good night, Mr. Ligaya. Banjo. Ano ginagawa mo dito? Nabalitaan ako nakatakas si Sara. Alam mo ba kung nasan siya? Hindi ko alam. Banjo, huwag ka na magsinungaling. Alam ko malapit kayo ni Sara. Sinabi ko nga hindi ko alam, di ba? At sa tingin mo ba kung alam ko sasabihin ko sa'yo? Panggulo ka eh. Malis ka na, nagtatrabaho ako dito. Pare. Hindi ako pumunta dito para makipag-away. Delikado ngayon ang sitwasyon ni Sara. Kailangan niya ng tulong. At isa ako sa handang tumulong sa kanya. Kaya sana naman, huwag may pagkait sa kanya yun.